Ha? Pag pinatay yung kaaway mo, tumago ka na. Kahit wala kang kasalanan, sa'yo maibibintang yan. Bakit? Wala tayong forensic evidence eh. Pag sinabi nung kamag-anak, ay siya yun! Tapos ka na. Wala naman eh. Puro salaysay lang sa atin. Pag pinagkaisahan ka ng Marites, tapos ka. Ay oo, sabi nung kapit, ay oo, siya yun. Oh. Nakala nila na pinatay. Yung pala, nadulas lang. Diba? Well, sa ibang bansa, hindi mangyayari yan. Eh, malupit ang ebidensya ron. Yung abo nga. Nakikita nila kung sinong pumatay. Kalansay nga, nahuhuli nila yung fingerprint. Dito, hindi. Parami yan ang salaysay. Pag nasalaysay ka ng maraming Marites, tapos ka. Yun ay constitutional yun. Kasi masisira yung independence ng COMELEC. Ang COMELEC is supposed to be an independent constitutional body. Hindi ba narinig? Toby, can you hear me? Hindi daw. Oh. Sabay. Pero pa silang malicious intense. Malicious intense laban sa akin, di ba? As we spoke noong January 12, noong December 28, di ba? Even way before that, meron ng operation laban sa akin. So, laban sa kapatid ko, di ba? Pinababa yung kapatid ko na wala man lang proper court order. In fact, Sir Ferdy was there. We didn't want to go down. Pero sobrang bait yung kapatid ko. Eh, bumaba siya eh. So, wala tayong magawa. Ito ah, yung nangyari sa kapatid niya. Ito ay isa sa nakikita kong dahilan kung bakit very possible na hindi si Tevez ang dumali kay Digamo. Bakit kanyo? Isipin mo, nanalo yung kapatid niya. Pinababa ng walang court order. Ha? Intindihin po nating mabuti. Kapatid niya ang nanalo bilang governor. Pinababa ng walang court order. Anong mapansin nyo? Malakas ang kapit. Malakas. Hindi pipitsugin yung nabangga. Hindi mo kayang... Ako, halimbawa, sabihin ko sa isang governor, bumaba ka dyan, animal ka. Magagawa ko? Hindi, di ba? Yung the fact na pababain mo ang isang governor na walang court order, malakas yan. Okay? Ngayon, kung malakas yan, alam yan ni Tevez. Ramdam ng mga Tevez yan. Teka muna. Hindi natin panahon. Teka muna. Ha? Halimbawa lang naman to, ha? Malaki na bangga natin. Relax muna tayo. Weather yan. Pwede, ha? Hindi ko sinasabing ganyan ang sinabi ni Tevez. But very possible. Kaya ako naniniwalang hindi siya. Ramdam mong malakas yung kalaban. Papatayin mo ba? Hindi. That is not a normal reaction. Pag naramdaman mo malakas ang kalaban, pag alam mong nakaposisyon, alam mo hindi mo panahon ngayon. At mga politiko to, alam nila ang timing kung kailan ng panahon nila. Okay? So, hindi kaya yari. Hindi ko sinasabing pumapatay si Tevez, ha. But ang tanong dito is, it is not a normal reaction na alam mong malakas, padadali mo pa. Doon pa lang kitang-kita, malabo na si Tevez. Eh. Kung may binabanggit din po kayo kanina na dalawang officials na gusto kayo ipapatay, pwede mapapangalanan niyo po ba to? Kung sa Senate inquiry, pwede. Eh, dito baka malibel ako eh. Kaya yan ang challenge natin kaila Senator. Pagbigyan niyo sila sa Senate inquiry.
para masabi, para mabalanse, kung hindi takot. Sana pinasalita nila ako sa Senado, pero mayroong ano, privilege communication. Kaso mo, takot yata sila sa mga sasabihin ni Kong, kaya gumawa sila ng technicality para hindi siya mapasama. Kasi nagtataka kami, bago sinasabi nila na hindi daw kami pinahintulutan, hindi ganun ang storya. Ha? Hindi kami nag-presenta roon. Sila nag-anyaya, nasa amin yung letter of invitation. Bago nagpadala pa sila ng link, bago sasabihin nila, embassy. Hindi ba nila naisip yun before sending the link and sending the invitation? At sinabi pa yan, ha, Attorney Topacio. Maputol kita, Attorney Topacio. Narinig ko yan, sinabi ni Senator Bato. Hindi pa naman daw final yun. Ha? Hindi pa raw final na makapapayagan si Tebes na makapagsalita sa Senate hearing. Kababanggit lang ni Attorney Topacio, sinendan na siya ng link. Pinadalahan siya ng invitation. Kung hindi pa pala final, isipin mo, halimbawa, imbitado ka sa kasal. Imbitado ka sa group meeting, virtual meeting, pinadalaan ka ng link. Hindi pa pala final na ikaw ay imbitado. Anong klase yun, Senator Bato? Narinig ko sinabi niya yan. Hindi naman pa naman final yun eh. Kasi sabi, bakit nagbago kayo ng isip? Hindi, ang sagot, hindi raw final. Paano hindi naging final? So it's either nagsisinungaling si Attorney Topacio o si Senator Bato ang nagsisinungaling. Kayo nang humusga, sino nagsisinungaling? Kasi isa sabi, nag-send ng link. Nag-send ng invitation. Hindi pa final yun. Eh kaya lang, baka naman sinungaling si Attorney Topacio. Baka naman totoo yung sinasabi ni Senator Bato. Eh kayo na kayong humusga. Diba? So, natakot sila. Natakot yung si Mrs. Digamo. Natakot yung panic ni Digamo sa mga sasabihin ni Kong. Ayaw kasi nila ng contradiction doon eh. They wanted a free hand doon sa Senado. Ayaw nila ng contradiction doon. Attorney Topacio, nag-presko na lang sana sila. Kasi sa press con, walang contradiction eh. Kung anong sabihin mo, yun ang ipabalita. Eh, ba't pa nag-senate hearing? Para ilako yung kanilang mga hearsay, double hearsay, rumors, innuendos, and outright lies. Kung isa po sa mga... Correct, Jolly Wilder. Sandali, sandali. Can I add something? Oh, ito ha. Sabi nila, hindi nila ako pinayagan dahil baka daw magsabi ako ng something na pwede i-contempt, hindi nila ako kumakontempt. Hindi na lang ako ang maghuhusga, tingnan yung lahat. Ang daming nagsinungaling doon, bakit hindi na contempt? May kinontempt silang dalawa. Ang dagi nun eh, yung nagsabi na lupa ko yan. Ang dapat ginawa nun, sige nga ma'am, lupa mo pala. Saan yung papel mo na lupa mo yan? Kung wala siyang papel, di sinungaling siya, contempt siya kaagad. Because di ba may meron kang ano, you took the oath before you spoke in the Senate. Ang daming sinungaling doon. Kahit yung dalawang official doon na ano, na pumuntang ano, nagsinungaling din, pero wala. Walang contempt, walang anything, walang perjury charge. Bakit? Bakit pag ako pwedeng i-contempt pag sila hindi? Yun yung nakikita kong sinasabi kong saan yung semblance lang of fairness. I'm not... Oh, ang daming, yan ang punto niya. Kasi daw, pagka malayo, hindi daw pwede ma-contempt. Eh, ito nga, ang daming nagsinungaling, hindi kinontempt. Oh, di ba? Kaya sabi ni Robert Benedicto, Senate hearing ng mga Marites. Kaya sila lang ang pwede. Oo. Kaya nga dapat press con na lang eh. Sila lang din pala magsasalita, nag-hearing-hearing pa. Asking for even full fairness, just a semblance of fairness. Pero mas maganda sana kung fair talaga. Kung pag sa suntukan, ano kalalaban kung nakatali yung isang kamay? Diba? Ah, mahirap, mahirap. So, yun, i-review niya yung videos ng Senate hearing. Ang daming sinungaling doon, pero hindi na content. Bakit? 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 Kung isa lang po sa nabanggit actually dun sa Senate hearing is yung may pag-gcash daw kayo sa media.
At as per Janice... Ito na naman. May pa-Gcash daw sa media. Ang lupit, no? Ah, sino nagsabi niyan? Mayor Janice Digamo, it seems like pag gino-cover kayo ay meron daw kayong Gcash. Go ahead sir, what can you say about that? Sorry, hindi ko maintindihan. What you were saying? Sir, may Gcash daw kayo. Nagpapa-Gcash daw kayo sir sa media. Wala raw kasing pan-Gcash yung mga Digamo. Kayo daw, marang meron. At yun daw yung ginagamit para makapagod. Alam mo? Tingnan mo kung hindi ganun kabastos itong ano. Ha? Isipin mo, media. Sinabihan niya na nagpapa-Gcash si Tevez sa mga media. Eh sino bang madalas laman ng balita? Eh di ba yung side ninyo, press con ninyo, eh SMNI na nga lang ang naggaganito eh, na napakahaba ng party naman ni Tevez. Karamihan, side ninyo ang inilalabas. Kayo pa may gana magsalita ng pa-Gcash. Ito, tandaan nyo po, hindi porket hindi pabor sa sinasabi ninyo. Ha? Ito, payo ko sa mga kababaihan lang din, ha? Huwag po tayong controlling. Pag hindi pabor sa inyo, pagbibintangan nyo ng kung ano-ano. Ito, pagka hindi pabor sa kanila, nagpapa-Gcash agad? O eh, baka kayo ang nagpapa-Gcash eh, kasi kayo lagi laman ng balita. Ang patas lang na lumalabas ngayon parang SMNI. Buti nga tong SMNI eh. Parehas ang airtime. Ang kapal din. Controlling ka, Mayor. Controlling ka. Pag hindi mo gusto ang sinasabi, kung ano-ano bintang, ganyan na ba ang mayor sa Pilipinas? I felt so bad nung sinabi bayaran yung mga media. Hindi man ako media. Hindi naman siguro, no? Baka mangilan-ngilan lang. Baka mayor dyan sa ano. Isipin mo. Parang ang gusto na lang nila lahat sabihin, Samba Mayora! Lahat sang-ayon sa'yo, Mayora! Pagka hindi Gcash ka, trolling ka. I'm also a radio anchor. Ma'am, it's very unfair na sabihin mo yung mga media bayaran, di ba? Papayag ba kayo nun? Bayaran daw kayo? May lahat na yung media na bayaran. So, ibig sabihin, GMA? Bayaran? SMNI? Bayaran? News 5? Bayaran? Mayora? Ikaw nagsabi niyan. Pa-Gcash ka daw. Pa-Gcash tong mga to. Diba, Maris Sandoval, hindi naman dahil babae si Mayora, kundi tiwali lang siya talaga. Ay, oh, sorry po, baka na-offend. No? Hindi po lahat ng babae. Ah, maraming babae. Kaya lang kasi yung pagka medyo babaeng controlling, medyo hindi ano eh. Ah? Kasi mas maraming lalaki controlling eh. Oh, hindi ko sinasabing tama, pero ano yan eh. Napakadami niyan. Kaya pagka nakakita ka ng babaeng controlling, medyo nakakagulat. Ano ba ito? Kawawa naman. At yun dapat contempt na yun eh. Because that's lying kung wala kang ebidensya. Anything you say without evidence, to me, is lying. It's perjury. Anything you say without evidence is lying. Perjury. Dapat na contempt. Ba't hindi na contempt? Asan ang ebidensya niya na nagpa-Gcash etong si Tevez sa GMA, sa SMNI, sa UNTV, SMNI, News 5, etc., ABS.
grabe. Yung kanyang yung kanyang angst to control everything. Eh, grabe. Yun ang itaing kulit. If I was the chairman, magsinungaling ka, magsabi ka ng walang ebidensya pag hinihiyan ka, dapat content ka na nun. If I was the chairman. Ha? Eh, hindi eh. Si Bato eh. Si Bato, chairman. No? Tama naman. Pag nagsalita ka na wala kang ebidensya, contempt. Dapat ganun. Eh, kaya lang si Bato. Eh, iba-iba. Kung siya daw yun, ganun. Pero si Bato eh. Si Bato, iba. Sige, magsalita ka lang. Sige. Okay yan. Go, 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 go. Say about that. Okay, so... Thank you, Jolly Wild. Di ba, sir? Di ba? Contemptuous yun, sir. Di ba? Pag nagsabi ka ng anything na wala kang nagtibayan. Yes, of course. Because you are making a mockery of the Senate proceedings. Actually, pwede naman silang magsabi, ano, na to ask him if he agrees to be bound by the rules of the Senate kahit wala siya sa Pilipinas. Kasi ang Senado naman ay Senate inquiry in aid of legislation does not adhere to the technical rules of evidence. Hindi korte yan eh. Ni hindi piskalya yan. So, kung gusto mo talagang makuha ang katotohanan, you relax the rules. Meron ng executive session yan eh, na walang nakaka-witness, kundi yung sila-sila lang, yung mga senador lang. Marami eh. Kung gusto mo lang talaga na malaman ang katotohanan, marinig ang bawat panig. Nakakawalong Senate investigation ako. So, wag nila sabihin, technical yung rules nila. Nare-relax yan. Nare-relax yan. Okay, maraming salamat po. Congressman, magandang hapon po. Eh, binabanggit po kayo. Ito po yung angulo na mega triangle. Yun, ang gusto ko, love triangle. Pwede pang paki-expoundin po yung love triangle na medyo nag-curious po ako. Na motivo doon. Hindi ko marinig. Kung may love triangle po, pwede po bang paki-expound niyo po yung angulo na love triangle na sinasabi niyo? Sino-sino po yung mga involved dito sa trust? Sandali, pakinggan ko sa SMNI ha, mas plano. Malabo eh. Tignan din doon na triangle daw ko. Ha? Regarding the? Toby, paki-brief lang si Congress. Yeah, regarding the love triangle daw na binabanggit ko kanina ko. May dalawang tao na sobrang sweet sa Boracay. Oh, sana all. Meron dalawang tao sweet sa Boracay. Oh, eh ano naman ngayon? Chismis ba yan? Marites ba yan? Kong Tebes? Ano kung sweet sila sa Boracay? So, sigurado akong may nagselos doon. Bakit hindi inibisigan? Hindi marites yan, ha? Hindi marites yan. Oh, may nagselos. Eh bakit? May asawa ba yon? May asawa ba yung mag-switch sa Boracay? Bakit sinasabi mo rito, Kong Tebes? At saka bakit may magseselos? May asawa ba yun? Switch sa Boracay. Totoo yan. Bakit nininibisigan yun? Bakit ako pa rin pinagbintang anong... Leti! Sir Nande, pasensya po kung nalagpasan ko anak ko. Kasi ano eh. Thank you. Maraming salamat sa GCash. Ay, hindi pala GCash. Thank you sa Super Chat, Leti Hernande. Isang pinatay doon na hindi ko malang kilala yun. Wala akong kinalaman sa tao na yun. At ano ba namang pangyalan ko kung magharutan silang dalawa, di ba? Magharutan sila sa Boracay. Kung sa Boracay ba may ano doon? Pwede ka makakita ng butanding doon sa Boracay? Uy, may butanding sa Boracay? Hindi, may nakikita ko doon, ano? Ano yun, yung talon-talon? Hindi, butanting ba yun? Masyadong malaki yung butanting. Ha? Yung patalon-talon yung naglalaro. Ano ba ang tawag doon? Penguin. Hindi, ano yun? Ha? Hindi! Butanting. Dolphin! Oh, dolphin! Dolphin lang meron doon, tsaka ano. At tsaka penguin. Masyadong malaki yung butanding. Grabe. Ha?
eh, ano yun? Delikado, baka umapaw sa Boracay, apaw yung Butanding. Oh. Kung meron bang Butanding sa ano, tanong. May Butanding ba ron o wala? Ano yon? Sa Boracay ba may Butanding? Yun ba yung area na may mga Butanding sa Boracay? Hindi ko makuha. Tom, I could not get what they're saying. Toby, pakipasa na kay Tom. Kung meron daw Butanding kayo nakita sa Boracay, yun ba yung area na may mga Butanding na nakikita? O ibang lugar ba yon? Baka nagkakamali ako, alam ko may area sa beach na may Butanding eh. May isang lalaki at isang babae. Gano? Sobrang sweet dun sa Boracay. Sobrang sweet o ano? Ayun. One week o basta pagkatapos nun, nayari yung isa. Ang tagal nayari. Dapat sa Boracay. Ang sweet sa Boracay. Hindi dapat dun nayari. Oh, ayun, medyo ano yun ha? Hindi, eh, kailangan, dapat masabi ito ni Kong Tebes. Yung sinasabi nito Kong Tebes, anong connection nun? Kasi kung walang connection yan sa Dagamo case, chismis yan. Pero kung yan ay may connection sa Dagamo case, relevant po yan. So ayoko malaman kung chismis lang. Pero kung makukonek sa Dagamo case, dapat malaman yan. Yan po ay issue-based tayo, hindi tayo maritesan dito. Oh, pero isipin mo, one week, napaka-sweet sa Boracay, tapos may nagselos, tapos patay. Oh, you look at the facts. Well, hindi ko kilala, sino kaya yun? Ano yung sinasabi ni Atty. Topacio Butanding? Ano mahirap yun? Kasi napaka ano eh. Kaya nagseselos kasi baka may boyfriend o may girlfriend yung isa. May asawa. Tapos pinatay. Baka involved. Yung asawa o boyfriend o girlfriend. Baka yan ang pinupunto ni Tebes. So yung pumatay doon sa sobrang sweet sa ano, anong nangyari Tebes? Anong nangyari doon sa sobrang sweet sa Boracay no pinatay? O anong reaction nung partner? Anyway, tingnan nyo na lang, di ba? Anong motibo ko kung ako, di ba? Baka yung nagselos. Baka yung nagselos ang pumatay. Eh, baka naman ibintang kay Tebes yung pumatay doon sa kasuitan sa Boracay. Baka mamaya ibintang naman niya kay DJ Bantag. Eh, sila ba nagselos? Sino bang magseselos? Hindi normal, yung asawa o boyfriend. Maka man ako. Hindi ko nga alam yung sa Boracay na yan. At makikita mo rin sa mga picture ng mga lamay kung saan mas malungkot yung isang tao. Imposible mang... So yung sa lamay, nitong pinatay sa kasuitan sa Boracay, mas malungkot pa siya? So dalawang beses siyang nabalo? Ano yan? Dalawa asawa? Ang matindi pala. Matindi yung kwento mo eh. Pero kailangan i-connect mo yan Kong Tebes sa Dagamo case. Ha? Pag walang connection niya sa Dagamo case, marites yan. Di ko papatulan yan. Pero kung issue-based yan, papatulan ko yan. Namatay yung sa Boracay. Uy, matindi. Love triangle nga. Oh, love triangle sa Bisaya, sa aming mga Ilocano. Love triangle. Eh baka yung nagselos ang pumatay. At isipin mo, nagselos yung asawa. Nakita mo yung kapartner mo o yung boyfriend, girlfriend mo. Naghihinagpis. Mas naghihinagpis pa dun sa isa. Aba, malupitan ito.